Okay, so magbibigay ako another example sa another project na ginawa ko before. House in the Safari naman siya, parang same lang, actually same structure, different settings. So, eto naman, i-breakdown ko lahat, uulitin ko. So, meron ako ditong lalaki. So, una, make sure proportions siya sa mga tao sa paligid niya. So, eto, basically, i-proportionate ko siya. Tapos, pag okay ka na sa, na-achieve mo na, pwede mo na siyang click OK. Tapos, ilalagay mo siya. Make sure, kung gusto mong same distance lang siya sa mga, sa tao, sa dalawang to. So, same lang. Pero kung nasa likod, of course, medyo maliit siya ng konti. Ayan. Pag nandito siya. Okay? Tapos, pag na-achieve mo na, lalakihan ko lang siya para makita niyo yung details na ginagawa ko. Kunyari na sa mas malapit siya. Ayan. Mas malapit siya sa camera. Pag na-achieve niyo na yan, make sure to find out yung light source. So, in this case, pwede ka maglagay ng light source dito. Dito sa, sorry, sa gilid niya. And then dito. Okay? Paano gawin yan? Magagawin natin mamaya. Unang-una muna natin gawin, click adjustment layer, go to black and white, make sure yung pinakamalapit na object is like darker going sa pinakamalayo, nagpe-fade siya. So, in this case, ito medyo dark siya. Ayan, medyo dark. Yung tao versus sa mga sa dalawang babae or sa tatlong babae sa likod niya. Okay? So, after black and white, pwede nating i-add yung levels. So, meron kang levels. Make sure nakadikit yung levels adjustment layer na yan sa picture. So, alt click. Makikita mo yung icon na yan. Tapos, pwede mo na siyang i-adjust by itself. Okay, adjust natin ng konti. Not too dark. Ayan. Okay, pag na-achieve nyo na yan, make sure to disable the black and white. Next natin na i-add na adjustment is saturation or color balance. In this case, let's do color balance. Meron kang ditong tatlo. Umpisa natin sa shadows. Ano na nakikita yung shadows sa dalawang babaeng to or sa tatlong babaeng to? Diba may pagka-bluish something? So, adjust natin yan. Alt, click. Ayun. Para dumikit siya. Para dun lang siya sa picture na yan. Highlights. Makikita mo yung highlights. May pagka-yellow. Pag na-achieve nyo na, let's go sa next, which is saturation. Pwede nating babaan yung saturation. Again, alt, down, adjust, saturation. Ayan, make sure na nagbablend siya. Pag okay na yan sa inyo, let's say okay na lahat, okay na. Make sure to organize. Select all and make a folder. Ayan. Tapos i-rename yung folder. Meron ka ng folder na lahat ng adjustment mo, pwede mo na siyang i-duplicate para makagawa ka ng raw image mo or rasterize mo na image. Para pwede mo nang dagdagan ulit yung adjustments. Again, pag masyadong maraming adjustments sa isang folder, medyo nakaka-confuse kung ano yung i-adjust mo pag nagkamali ka. Di mo na alam kung paano ibabalik yan. So, disable yung folder na yan. Meron ka ng raw image dito. Dadagdagan na natin yung highlights. Ito, yung highlights effect. So, highlights effect, paano gagawin yan? Go to adjustment layers. Go to saturation. Make sure na nakadikit ulit siya sa picture. Again, kung hindi mo i-click yung colorize, iba yung dating niya. Ayan. Nag-iiba yung mga lahat ng kulay na nasa pixel niya. Okay? But, pag na-colorize mo siya, parang general, umiiba yung kulay. Ayan. So, in this case, click colorize, tapos, compare mo dito sa elephant na to, sa highlight ng elephant, makikita mo medyo may pagka-yellow siya. So,
ano natin yan, i-prepare. Ayan. Tapos, pwede natin adjust yung saturation, tsaka yung lightness. Usually, yung sa akin, ginagawa ko talaga, tinataasan ko yung masyado yung saturation. Kasi, on the later time, pwede mong i-adjust yung opacity naman. Ayan. So, tataasan mo, huwag mo nang babaan, tataasan mo ng konti, na medyo visible siya. Ayan. Tapos, pag okay na sa'yo yan, pwede mo nang it's either i-disable or enable sa masking layer niya. Ito sa adjustment option, saturation option, ito sa masking option. Okay? Kung i-disable mo, again, kung black canvas, yung brush mo, kung black din, walang mangyayari. Pero kung gagawin mong white, makikita mo yung nangyayari. Ayan, makukulayan mo siya. Kung gusto mo siyang burahin, palitan mo lang siya ng black, mabubura siya. Okay? Versus kung white canvas naman, makikita mo visible yung lahat ng effects. But pag black yung ano dito, pag black yung brush mo, makikita mo nabubura siya. Pero nababalik mo siya sa white na brush. Okay? So in this case, gagawin natin, i-black natin yung canvas. Tapos, let's zoom in. Lalagyan natin siya ng highlights or accent. So, black to white brush, gagamitan natin ng hard brush. Okay? Pwede natin kulayan yan. Okay? Kulayan natin siya ng highlights dito sa banda. Kasi nasa likod niya. Adjust natin ulit. Yan. Gawin natin. Task natin yung lightness, tsaka yung saturation. Okay? Kung nakikita nyo na yan, pwede nyo nang continue i-edit yung highlight. So, okay, pag na-achieve nyo na yung highlight, pwede nyo nang dagdagan ng levels for shadow. Usually, ginagamit ko for shadow part, like sa darker part dito, levels. Sasubtract natin ditong portion na to kasi ito yung highlights niya. Okay, dito lang sa gilid. Ayan. Pwede nyo medyo lakihan tapos kuntian. Ayan. Para makuha yung transition niya talaga. Again, pag na-achieve nyo na yan, pwede nyo nang dagdagan ng selective color. Again, isa sa pinaka powerful na tool yung selective color. Ma-adjust mo lahat ng kulay dyan, like red, yellow, lahat ng may mga red. Kahit yung sa stripe ng zebra na to, kala mo parang walang red, pero may red siya. Meron din ako nakikita ng blue part sa kanya or magenta. Yeah. In this case, pwede natin i-adjust yung mga selective colors sa katawan niya. Or sa picture na to. Make sure Alt click and ayan, kita niyo yung changes, umiiba yung mga kulay. Pwede niyo balik sa zero. In this portion sa ano na to, yung black niya, gagawin natin medyo may pagka-blues. Yung shadow, ayan. Pagka-blues. So, careful lang talaga. Pakonti-konti lang. Yung white, kung may nakita kang white, pwede mo rin i-adjust yan. Sa case na to, parang konti lang yung white dito. So, ayan. Blue, let's see. Shadow. So, ayan. Okay? Pag na-achieve nyo na lahat, okay, pwede ka rin mag-add ng curves. Ayan, maganda rin yung curves na to. Okay, pag na-achieve nyo na yan, make sure na yung texture niya is related din sa texture ng background. Let's say dito, sa case na to, medyo noisy yung skin texture, texture ng sky, medyo noisy, medyo grainy.
medyo sandy yung gagawin natin. Punta tayo sa picture niya. Sa picture mismo. Tapos go to filter and click noise. Add noise. Tapos, pwede mong i-zoom in para makita mo yung details. Okay, pwede mong i-adjust yung amount ng noise. Siyempre, hindi ka na lalagpas siguro ng 5 or 6. Dito sa case na to, lagay natin mga 2. Ayan. Okay, medyo nag-blend na siya. Pwede mo rin idayain sa opacity. Tapian mo lang mga 3%. Ayan, para hindi siya masyadong strong. So guys, thank you so much. And if you have questions, clarifications, and suggestions, I would really love to hear them. Just comment down below, comment section natin. And if you like this video, just give the thumbs up and don't forget to subscribe. Also, if you have like works or artworks na gusto nyong ipa-review, go send it to me in my email, nasa description, email nyo lang sa akin, or gusto nyo magpaturo. Thank you sa mga taong sumusuporta, sa mga taong nag-PPM sa akin, kung nagka-compliment sa channel ko, maraming salamat. Pagpapatuloy ko to, magtuturo ako for free, lahat para sa inyo, mag-share ako ng knowledge ko, sa mga experience ko. Okay? Thank you. Hey guys, everyone, good morning. The tutorial in my channel.